Luis at narito po si Willie upang ipakilala ang ating panauhin. Maraming salamat, mahal. Ang mainit na usap-usapan po ngayon ay ang charter chains. Kaya po, minabuti naming imbitahin ang isa sa pinakamatatas na magpaliwanag na senador tungkol po dito sa charter chains upang ipaliwanag niya ang kanyang panig at paniniwala batay sa batas at moralidad kung bakit hindi dapat magkaroon ng charter chains. Siya po ay walang iba kundi ang kagalang-galang na si Senator Raul Roco. Magandang hapon po at welcome Central Action League, Senator. Magandang hapon, Willie. Magandang welcome hapon po, Mr. President. Salamat. Senator, ito pong nag-umpisa po itong charter chain sa pirma. Pero noong nagkakaso po ay tila nag-quiet down po ang issue at muli pong uminit ang usapan nung nanawagan si Presidente Ramos na amyendahan ang ating saligang batas. Oh, tama 'yon. Hindi po ba ano po ba ang mga implikasyon po nito? Kung papalitan natin ang saligang batas upang mapapaboran lamang 'yung mga incumbents, ay hihina ang paniwala ng maliliit na ang batas ay pantay-pantay para sa lahat. Ang sasabihin nila, palakasan pa nato eh. Kahit saligang batas papalitan sapagkat nakakapabor sa malalaki. Pero kung kaming maliliit, nako, kahit traffic violation hindi kami mapatawad. Diba? So napakamasama ng epekto ng pagpalit niya ng charter. Okay. Eh bakit po naman ninyo nasabing isa lamang pong ploy itong charter chains at ang talagang pwedeng mangyari ay isang military coup? Alam mo, Mal, tatlo ang klaseng pagpapalit na may involved ang military. Ang pinakauna ang tinatawag nilang Knight of the General. Yung mga general, magre-revolusyon, sila ang mamumuno. Ang pangalawa, yung tinatawag nilang endgame. Yun, mga general, padadamahin kung sa dama, pag rain na nakakanin ng mga koronel. Hindi ba, koronel ngayon ang mangingiral. Ang pangatlo, sa political science book, sinasabi na yun, kudita ng presidente mismo kontra sa sarili. Yun ang ginawa ni Marcos. Siya na ang pinuno, siya pa ang nagkudita, kaya nag-extend ang term niya. Yun din ang ginawa ni Fujimori. Natatandaan niyo yung bisita ni Presidente Ramos ng isang buwan, si Fujimori sa Peru. Siya ang pinuno, siya ang nagkudita, siya ang na-extend ang term. So nakikita natin na maaaring mangyari. Hindi natin sigurado kung may nagpaplano niyan, pero sa nakita natin ang nangyari noong kay Marcos at kay Fujimori, nakikita natin na parang lumalabas din dito. Senator, nag-file din po yata kayo na sa Supreme Court ng motion for the issuance of a TRO and or a preliminary injunction laban po sa COMELEC. Matatapos yun. Itong magbaba ng minute resolution na nagdidirect po yun, sa mga election officers to verify signatures on the petition to amend the 1987 Constitution. Tama yun. Po. Sa Nova Liches ngayon at sa Pasig, may nag-report kanina na naglalagay sila ng mga desks to verify the signature. Sapagkat kung kakampihan nila ng COMELEC ang pirma, kung sa basketball, yung referee nag-shoot din. Eh paano naman tayong dalawa kung kalaban natin? Eh di, hindi lang lima ang kalaban natin, pati yung referee, ano? Sapagkat ang COMELEC ay sila ang neutral arbiter. Sa makatuwid, hindi nila papanigan ang pirma, hindi nila papanigan ang bura, ngunit neutral lang sila. Sa ginagawa ngayon na binavalidate na nila ang signatures, ay kinakampihan nila ang pirma at masama naman yun. Kung pera lang nila ang ginagastos nila, okay. Pero kung pera natin ginagastos nila, kakampi sa pirma, masama yun. Ibang usapan na yun. Pero may nagsasabi, ano naman daw po ang masama kung i-amend natin itong tinatawag nilang Cory Constitution. Dahil ito daw po ay madali ang ginawa at mayroong mga pagkukulang din ito. Bakit po hindi tayo sumang-ayon sa pag-amend? Sapagkat ang gusto nilang palitan ang sa Korte Suprema. Okay. Ang Korte Suprema, mali man yan, sabihin natin may masama dyan na isang justice or dalawa, sila ang nagbibigay proteksyon sa ating kalayaan. Kung papalitan natin at didisiplinahin ang Korte Suprema, eh sino pong magtatanggol ng kalayaan natin? Pangalawa, ang gusto nilang palitan, madagdagan ang turno ng presidente, kaming mga senador, ang mga congressmen. Abay, ano bang hindi pa namin natatapos at dadagdagan kami? Hindi ba? Bakit naman dadagdagan ang turno ng kung kami, nung kami nangangampanya, sinabi sa amin, senador, dalawang turno ka lang. Si Presidente Ramos, anim na taong ka lang, tinanggap niya. Abay, ngayong ando na, magpapadagdag tayo. Di mali naman sa kontrata. Ano po ba talaga ang hinihing amendment ng pirma? Isang extension of term po ba ni Presidente Ramos o isa pang term via
re-election po ang gusto nila? Lift all term limits daw. Ang gustong sabihin niyan, si Presidente ay pwedeng tumakbong re-election sa 1998. Ang mga senador pwedeng tumakbo muli. May 8 kasing hindi na pwedeng tumakbo. Ang mga congressmen, 80 ata sila, pwedeng tumakbo muli. So, nadidihado naman yung mga bata na nagsusumikap na sila naman mapagbigyan. I see. Pero ang boto po ng Senado ay walang charter change. Kung sakasakali ay pagpatuloy pang movement to amend the charter, ano po ba ang remedies available sa inyong legally? Well, again, siguro ipaliwanag natin sa nakikinig sa atin. Tatlo kasing uri ang pagpapalit sa konstitusyon. Ang una, Constituent Assembly. Yung Congress at saka Senado, magmi-meeting na together, Constituent Assembly yon. Kami sa Senado, napapirma ko at tinutulungan ako ng 22 ng ating mga kasamahan. So, 23 kami na sabi namin, hindi na pwede ang Constituent Assembly. So, patay na yon. Ang pangalawa, pwedeng sa Kongreso mag-approve kami na Constitutional Convention. Pero aabutin yun mahigit isang taon. So, hindi na rin pwede yun. Sabi namin, ayaw din namin ng Constitutional Convention. So, ang pangatlo, ang naiiwan na lamang etong initiative, pagpapapirma. Pero sa Camarines Sur kahapon, tumawag sa akin ng radyo, yung pirma daw, hindi naman malinaw kung anong pinipirmahan. Sabi nga nung isang bata, nang bibigay ata ng candy. Ganon. So, mali naman yun. Hindi naman pwedeng, kunwari, pinapipirma mo, pero hindi naiintindihan ang pinipirmahan. Ang statement po ng resolution nyo ay no to charter change by whatever method at this time. Ang ibig po bang sabihin nito ay sa future po ay papayag na kayo sa charter change o pagkatapos nitong 1998? Sa akin, ayaw kong magpalit ng konstitusyon sapagkat ang paniwala ko, kung mahusay ang tao dito sa saligang batas natin, umangat nga, sabi nga ni Presidente Ramos, hindi ba umangat daw ang ekonomiya? Sa makatuwid, kung mahusay ang tao, kahit ang 87 Constitution may diferensya man, nakikita natin nakakatulong. So, hindi kailangan palitan. Palitan mo man yan. Kung masama ang tao, masama pa rin ang patakbo ng gobyerno. Pero kung mahusay ang tao, kahit walang konstitusyon, gaya ng Inglaterra, walang nakasulat na konstitusyon, okay naman, hindi ba? So, ano ba itong mga kabulabuga na ginagawa nilang diskusyon daw tungkol sa charter changes and nasa tao naman ang tunay na promesa? Marami po nagsasabi na ang boom daw ng ating ekonomiya ay delikado raw po sapagkat speculative daw po ang mga investment ng ating mga foreign investors. Ano? Sapagkat ang balance of trade daw natin po ay hindi raw timbang sapagkat mas mahigit daw po itong imports kaysa export. Totoo po ba ito? Totoo yan. Sa ngayon, may mga mas mahigit tayo sa imports kaysa export sapagkat ang export quality ng mga produkto natin ay hindi pa umaabot. Pero ang electronic exports natin ay lumalaki. Ang export ng services natin, lumalaki din. At ang export ng itong mga seamen, alam nyo ba na 60% ng mga marino sa lahat sa buong daigdig ay Pilipino? Talagang pag mag-strike ang Pilipino, lahat ng mga barkong nagtatrabaho mahihinto sapagkat 60% ay Pilipino. Napakalaking income din natin dyan. At ito'y hindi overseas worker, ito'y professional sailors, merchant marine. Yun ang dapat pagmamalaki natin sapagkat hinahangaan tayo dyan. Meron pong tanong eh, nagdeklara po kayo natatakbo sa 1998. Ano po naman daw po ang plataforma ng gobyerno ninyo? Ang pinakaunang prinsipyo na pinaninindigan natin kahit nung ako'y senador o congressman, sabi ko, ang tao ang kayamanan ng Pilipinas. Ang tao naman ang bibigyan natin ng pagkakataon na umunlad. Yan naman ang prinsipyo. Sa lahat yan, edukasyon, ang pagbibigay ng proteksyon sa tao, ang pagbibigay ng kapangyarihan, ang pagbibigay ng resources na mauutang para sila makatulong sa sarili nila, yun ang prinsipyo ng ating plataforma. Ang tanong po, Senator, na nasa labi po ng lahat ay, meron po bang eleksyon sa 1998? Abay, kung hindi tayo papayag, talagang tuloy ang eleksyon, di ba? Kung papayagan natin na ma-postpone yung eleksyon na yan, ikasalanan natin. Pero that means ang future ng ating mga anak ay maaatraso. Siguro po, Senador, sa dami po ng mga tumatawag po sa atin, siguro bigyan po natin itong mga callers po natin. Ito po, please, so. Galing po ito ng Fabio ata ito, Roger Reyes po ang kanyang pangalan. Ito po ang tanong niya. Ang simbahang Romano-Katoliko ay hindi sangayon sa charter change. Ano po ang pananaw ninyo tungkol dito? Tama naman sapagkat nung ang kinokontra ko, ako may mula ng 1992 talagang kontra na ako dyan. Nung isang araw, nabasa ko yung chart, yung
Bishops Conference nagsuporta, sinabi nila, eh, tama naman sinasabi ni Senador Rocco na kung papalitan natin ang konstitusyon ay makakaatraso. Okay, si Nena Lapus ng Fill-in Best Quezon City. Ano raw po ang karapatan ng Pangulo para palitan ang Constitution? Mayroon daw po ba siyang karapatan o wala para palitan ang Constitution? Siya mismo po wala. In fact, ang sinumpaan niya po ay ganito, I will protect, and enforce the Constitution. Protect, uphold, and enforce the Constitution. Sa makatuwid, obligasyon niya, pareho ng obligasyon ko na proteksyonan ang Constitution. At si Joy Reyes ng Pasay City, paano raw po mapipigilan ng Pilipino si President Ramos sa pagtakbo sa 1998 election? Huwag po kayong pumirma dyan sa pinaiikot nila at labanan po natin. At labanan natin sa COMELEC, labanan natin sa Korte Suprema, at huwag tayong bumoto kung sakali man dumating ang plebisito. Kontrahin natin yung hinihingi nilang extension or lifting of the term limits. Ito po, galing naman ng Manila, Marieta Luxin po ang kanyang pangalan. Ito po, dalawang beses nagkaroon ng opportunity umunlad ng Pilipinas. Una, nung panahon ni Presidente Marcos. Ngunit, nung nagkasakit si Marcos ay nag-take advantage ang mga cronies. At kay Cory naman, ang Kamag-anak Inc. ang nakasira. Sa palagay po ba ninyo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Baka naman dito kay Presidente Ramos, magpatuloy na ang progress. Ano po ba ang pananaw ninyo? Tama po yun, nung hindi iniisip ni Presidente Ramos, at sa tingin ko hindi pa rin niya iniisip. Nung hindi niya iniisip ng re-election, that means hindi siya nagpapa-cute, hindi siya nagpapapopular dahil hindi na nagaanap ng boto. Pero kung iisipin niya po magre-re-election, siyempre magiging politiko na naman ang isip. Diyan po maaatrasa na naman ang development natin. Ang kagandahan po ng ating saligang batas ay nakalagay doon. Pag may politika daw, hindi tayo umuunlad. Kaya sunsang turno lamang para isipin lang ng presidente yun ikabubuti ng kapakanan ng maliliit. Okay, si Philip Guzman, sa inyong palagay bilang dekalidad na senador, saan daw po patungo ang diwa ng EDSA under the term of President Ramos? Well, ang diwa naman ng EDSA ay lahat tayo nagkatulong-tulong. Nakatulong dyan si Presidente Ramos, nakatulong dyan si Ponce Enrile. Pero po lahat ang major credit ay nasa mamamayan. Walang mga pangalan po yun. Mga 3 million tayo nagpuntahan doon, pinagtanggol natin sila doon sa loob na nagtatago. Sapagkat ayaw natin mabomba sila ni Marcos, sapagkat mawawala ng ebidensya na dinaya si Presidente Cory Aquino. Kaya nung kalagitnaan ng EDSA Revolution, matatandaan nyo nung nagdeklara si Presidente Cory Aquino doon sa Club Filipino, konting-konti ang tao doon. Opo. Kaya nagpuntahan doon, nung una iilan lang kami, sapagkat baka nga naman pagdeklara niya siya ng Presidente at doon pa mahuli. Mabuti naman, hindi nangyari yon at nakita natin ang resulta. Ngayon ay malaya na tayo dahil sa mamamayang Pilipino. Si Modesto Olmos, anong fund ang ginagamit ng COMELEC para ma-authenticate ang signatures ng pirma? Kung iyong barangay election ay walang pondo, bakit itong pirma ay mayroon? Naku, yung pagtanong nyo ay talagang dapat nakakahiya ng sa COMELEC itanong yan. Oo. Ano nga naman ang ginagamit din ng pondo? Tama yon. Maraming salamat, Modesto. Saan po ba nagagaling yung tanong nito? Abay, dapat ipapa-accounting natin ang COMELEC. At pag hindi sila naka-accounting, ipababalik natin ang pondo dito kay Modesto Olmos. Napakaganda po nun. Maganda po to. Okay, si Hilda Ramos of Cainta, Rizal. In your honest opinion, why is President Ramos seeking re-election? Sa tingin ko po, yung mga kasama niya, yung mga assistant niya ang tumutula kay Presidente Ramos. Iniinganyo si Presidente Ramos na huwag ka na magbitiw. Sapagkat yun ay borrowed reflected glory lang yun. Kung mawala na si Ramos ay hindi na sila sikat. Eh paano naman yun iba? Yung mga anak natin na kailangan din magbigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng serbisyo. So hintuin po natin yun. At si Presidente Ramos sa palagay ko ay makikinig sa tunay na diwa ng Pilipino. Yeah. Narinig niyo po si Senator Rocco. Future president po ba? Ay, maraming salamat. Que tengas boca de angel, sabi ng tatay ka dyan. Sayang po at wala na po tayong oras at napakarami pa nating mga tawag. Pero bago po tayo tuloy magpaalam, baka meron po po kayong gustong ipabot sa ating mga tagapanood. Sa 25 po, sa Martes, ay paalala natin sa buong sambayanan na ang nagbalik ng kalayaan dito sa Pilipinas ay hindi kung sino mang general, hindi kung sino mang Secretary of Defense, kundi ang mamamayang Pilipino. Kaya po kaming mga nahalal na
mga pinuno ngayon, may utang na loob kami sa ordinaryong Pilipino, hindi po baliktad. Hindi ang ordinaryong Pilipino ang may utang na loob sa mga nahalal, kundi ang nahalal ang may utang na loob sa ordinaryong Pilipino. Ito po, sa dami ng tawag sa dami natin siguro, magiging tayo ng konti extension, Mahal. Kayo muna pwedeng paalisin na katanggandi na sasagot okay lang ito. Si Charo C. ng Los Baños. Kaming mga estudyante ng UP Los Baños ay sumusuporta sa inyo sa darating na eleksyon. Oy, maraming salamat. Ang isang staff member ko po andun sa UP Los Baños ngayon, kinukuha yung clock na hindi ko nakuha kanina. Si Teresa Dayan ng Quezon City, gaano raw po katotoo ang allegation ni Senator Miriam Santiago na kaya siya na-suspend sa Senado ay para ma-pursue ang charter change? Okay. Well, mahirap po magsabing ganyan siguro sapagkat nabutuhan namin kontra sa chains kami the day before she was suspended. Pero valid po ang issue na sinasabi niya na napakasama naman ang timing. At ang mga issues po dyan, kung matatanggal, kung masususpend ang isang senador, eh baka i-abla kami lahat, baka maubos kami mga senador. So, yan ang isang problema po dyan. Nga naman. Si Adrian Kadapa ng Makati, ano raw pong balita na doon sa isinampan ninyo na bill tungkol doon sa ROTC? Nako, nung etong nakalipas na linggo, pinag-hearing yan ni Senator Mercado na baka mapatuloy na natin ang pag-abolish ng ROTC. Yung bill ko po, tandaan nyo, hindi lang abolition, kundi optional. Sapagkat meron naman tayong mga kabataan, mga kasamahan, na gustong-gusto nilang ROTC, di bigyan sila. Pero yung karamihan na ayaw mag-ROTC, siguro po, by next year, baka wala ng ROTC obligatory. Ito naman po, Senator, galing po ito ng Taytay. Ito po ang kanyang ano ang spiritual values ninyo as a person? At ano ang magiging spiritual values as president? Meron po akong munting kanta na nakalagay doon, lahat tayo magtatagumpay sa sipag, aral at dasal. Ako po ipinaniniwalaan ko yan, sapagkat kahit po nung sasambeda naman, yun din ora et labora, trabaho daw at dasal ang magbibigay ng tagumpay sa mamamayan, sa isang tao. Yun po ang paniwala ko. Napaganda po niyan. Eto, meron pa po tayo yatang mga katanungan dito eh. Meron pa ba? O meron pang mga tanong eh, hindi naman maintindihan ang pagkakasulat. Wow. Construction. Si Alan Basco ng Balot Tondo, kung kayo ang mananalo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, itutuloy pa po ba ninyo ang construction program ni President Ramos? At papabilisin po natin sapagkat ang napaka-importante ay walang kumukupit dito sa mga construction. Oo, sapagkat imbis na 1 billion ng mga gasto, nagiging 2 billion. Diyan po, babantayan natin, walang kupit sa construction. Hindi naman problema, yung mga kickback na yan eh. No? Oo, yan po ang bantayan natin. Problema. Napakaganda po niyan. Bueno, maraming salamat po, Senator Rocco, at pinaulakan niyo po kami rito. Maraming salamat, Billy. Kamuli sana, Mr. President. Yes, salamat. At para naman po sa ating mga tagapanood, sana po ay nakapagbigay po kami ng mga dagdag kalaman tungkol po sa charter change. Muli po sa darating na Sabado, dito po sa Interaction Week, kung saan natin tatalakay ng isa pang mainit na usap-usapan. Ay, kabibili ko ba lang ito ah? Eh, bakit yan ang ginamit mo? Para maiwasan ang pagkasunog ng bahay, magsumi...